Magandang buhay mga paps at magandang umaga sa inyo, ano? So, welcome back dito sa aking munting channel, ang Simang Bonsai at iba pa. So, ngayon mga paps ay meron na naman akong ibabahagi sa inyo. At ito ay sa tingin ko ay makakatulong sa mga baguhan, ano? Especially sa mga baguhan na katulad ko sa larangan ng pagbobonsai. So, itong sarap nyo mga paps ay ang aking Ficus concina o red balete na trained on the rock or rock clasping. So nandito na siya sa bato na to ng mahigit isang taon. So at kumapit na nga siya ng maganda na yung pagkakakapit niya. Kung makikita niyo mga paps, laki na ng ugat niya. At yung last workshop ko nito mga paps ay about more than 3 months ago. So ngayon naman ay iwa-workshop ko ulit siya. So mga paps, ito nga yung aking Ficus concina na rock clasping style, ano. So bali sa hindi pa mga paps nakapanood ng mga unang video na finiture ko itong halaman na to, ilalagay ko sa baba yung link sa description box, ano. Kung gusto niyo panoorin mga paps ay bisitahin nyo yung description box at nandun yung link. Yung simula hunting nito hanggang yung first update, ano, after 1 year. So ito naman mga paps ngayon ay after 3 months. So ang topic natin ngayon dito mga paps ay kung paano tanggalin yung mga kung kailan dapat tanggalin yung mga wire at bakit, ano, at kung paano at bakit siya tinatanggal. So ang gagawin ko ngayon mga paps, rewire. Tatanggalin ko muna itong mga lumang wire at i-rewire ko siya. Kasi pag tinanggal natin yan ng buo, ng tuluyan at di na natin lagyan ng wire, tatayo po yung mga sanga na naka-wire. So ngayon tatanggalin ko muna yan, tapos i-rewire ko siya. So bakit nga ba, kailan nga ba dapat nating tanggalin yung wire? So unang-una mga paps, kapag tulad nito, lalapit natin konti. Kung mapapansin nyo po itong wire na to, nakabaon na siya sa balat ng nitong halaman, itong bonsai natin. Ayan, oh, nakabaon na siya. So kailangan na nating tanggalin siya para mas mabilis na yung mas bumilis yung tubo ng branch na to or ng trunk na naka-wire. Dahil kapag ganyan na nakabaon na siya, mabagal na yung tubo niya. At isa pa, kapag sobrang baon na, hindi na hinayaan natin na ganyan, hindi na tinanggal yung wire, ay may posibilidad na mamatay yung branch, ano, kasi limited na yung pagdaloy ng sap at ng nutrients papunta doon sa mga ibang part. So yan mga paps, kung makikita nyo after 3 months, ibig sabihin po ay maganda yung growth nitong ating halaman, kaya bumaon na yung mga wire. Yan, oh, yung kinain na. At saka isa pa, itong tulad nitong isang branch na to na naka-wire, maliit yung wire niya, mas malaki na yung branch, hindi niya na kayang i-maintain sa gusto kong position yung branch na yan. At tumatayo na siya dahil kayang-kaya nang itayo yung wire. So ngayon ay papalitan natin yan ng wire, yung mga nakabaon na, papalitan natin. At saka magbabrand selection na rin tayo. Tatanggalin ko yung mga hindi ko, sa tingin ko ay hindi ko kailangan na branch para mas lumaki pa yung ibang branch. So ito mga paps ay dito ko na tinanim sa training pot na to. Dahil mas maliit ito at limited yung mga soil medium. Dahil ay ayaw ko na lumaki pa itong kanyang roots at main trunk. Kasi kapag lumaki pa mga paps ay hindi nababagay doon sa bato. So hindi ko na rin siya hinahayaan na mapunta sa lupa yung mga ugat niya. Kasi pag napunta ho yan sa lupa ay mas lalo po yan na lalaki. So ngayon ang gusto ko na lamang lumaki itong mga branches sa taas. At gagawan ko na lang ng ramification, ano. So ngayon umpisahan na natin mga paps. So ayan mga paps, ano, umpisahan na natin tanggalin yung wire muna bago natin siya i-wire. Tulad nga ng sinasabi ko, hindi natin pwedeng hayaan lang na
yung wire na nandyan lang sa dati niyang pwesto, ano, kasi nga babakat yung mga wire sa balat niya. Una-una, hindi magiging maganda sa itsura. Pangalawa ay baka mamatay yung mga branch or trunk na naka-wire. So, yung mga tinatanggal ko na wire ay nire-recycle ko lang, mga paps, para makatipid. Ano. So, kung mapapansin nyo, mga paps, yan, no? Kung nakikita dyan sa video, yan, bumakat na. May mga sugat na yung balat. So, kailangan na yung i-rewire. Pag ganyan ang mga nagkaroon na ng sugat dahil sa wire, ay isa lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, mga paps, ay maganda yung growth ng ating bonsai material. Ibig sabihin, lumalaki. So, continuous process ito, mga paps, ano? Hanggang sa mabuo mo yung bonsai material mo, yung bonsai mo. Paulit-ulit. So, ayan. So, kailangan ng tiyaga at kailangan talaga mabantayan ng maigi. Kasi pagka hinayaan mo lang yan, mamamatay talaga yan. So, ayan, kung mapapansin nyo to, kung nakikita ba dyan sa video, itong nasa ilalim mo. Tingnan nyo, halos kalahati na, mga paps. Ilalapit ko lang yung camera, no? So, ito. Yan, kung nakikita nyo to, mga paps, at yung mga guhit na yan, yan yung mga bakat ng wire. Halos kalahati na ng branch na yan. So, kailangan tanggalin at palitan. Pag ito, mga paps, ay natanggalan mo ng wire at hinayaan mo na hindi na i-wire ulit, tatayo po yung mga branches na yan. Kung saan yung direction ng light, kung saan ang gagaling yung lights, yung liwanag, yung sikat ng araw, doon po sila pupunta. Kasi maghahanap po sila ng sunlight, ng liwanag, yung mga branches na yan. So, dapat i-wire ulit natin para yung position nila na gusto natin ay doon pa rin sila, ano. So ayan, bali itong iba, mga paps, ay di ko na muna tatanggalin dahil hindi po naman bumabaon sa branches niya. Ayan. So yan na muna tatanggalin ko at i-rewire ko. At bago ako mag-rewire, mga paps, ay magse-select na ako ng branches. Tatanggalin ko muna itong iba. Lalo na especially itong nasa ibabaw. Tsaka itong isa na to. So bali dalawang branch yung matatanggal ko. Itong dalawa. Kasi nasa ibabaw sila, ito papunta sila sa taas, no. Tapos itong mga nasa side, yan yung mga gusto ko na branch. So pag tinanggal natin yung mga nasa mga ibang branch na yan, ay tutubo at lalaking bigla yung mga branch na maiiwan. So tanggalin muna natin to, hindi ko pa nang kailangan yan, pati itong isa to. So mas malinis na. Wire na ulit natin. Sa pag-wire naman, mga paps, magandang wire na gamitin ay aluminum at maganda yung halos kasing laki ng branch na i-wire natin. Dapat halos ganun din kalaki yung wire na gagamitin. Kasi para kaya niyang i-bend, ano? So ito, mga paps, ay 3 mm yung gagamitin ko rito na wire. So, sa pag-wire ko ulit, mga paps, yung dating dinaanan ng wire na tinanggal natin ay hindi ko na padadaanan ulit para maghilom yun, ano? Para maghil yung dating sugat niya. So, sa ibang part ko na padadaanin yung wire. At sa pag-wire naman, usually ang pinakamaganda talaga is 45 degrees. At saka huwag mong dadaanan yung mga nodes, yung may mga shoots na ganyan, dahil doon lalabas po yung mga bagong branches at mga dahon niya. Iiwasan natin yung mga ganun. So ito may mga
bagong shoots na yan. Ayan, tapos yan, maliit na yan. Kung nakikita nyo yan mga paps, kasi nisa natawala akong cameraman, hindi ko mailapit. Ito, yan, may mga maliliit na yan na branches. Ah, bagong shoots. Ay, iiwasan natin yan. Iiwasan na tamaan ang wire. Dahil dyan lumalabas yung bagong branch at shoots. So ang sabi nila pinakamaganda raw, kasi baguhan lang ako mga paps, ano? Baguhan lang din ako nagbobonsai at hindi ako expert. So ang sabi nila pinakamaganda raw ay 45 degrees ang direct ang angle ng wire pag nagwo-wire tayo. So ayan, susunod naman ay itong isa na to. So sa pag-wire mga paps, dapat laging yung isang dulo tulad niyan, isang dulo yung umpisa ng wire na gagamitin ay naka-anchor dapat sa matibay na part ng tree or sa mga matitibay na bahagi tulad dito sa bato o kaya dito sa ano, para pag binend natin yung branch at yung wire ay meron siyang pagkakapitan at sasama ng maayos yung wire natin, yung branch natin. Iwas putol, ano. So tulad nito, dito ako kukuha ng anchor sa malaking part na to. Ayan. Oh, sorry. At kailangan mo paps ay hindi masyadong mahigpit yung pagkaka-wire natin para hindi tayo paulit-ulit na tanggal ng tanggal. Kasi siyempre kung sobrang higpit, mabilis rin yan babaon. So ayan mga paps, na-wire ko na yung dalawang branch na kailangan kong i-wire. Itong iba dahil maliliit pa, hindi ko muna i-wire. Hihintayin ko muna na lumaki sila at maging matanda, magulang tulad nito, mag-brown masyado yung kanilang balat para mas maganda at safe na i-wire. So susunod mga paps ay bending na, ano, pupunta na tayo dun sa positioning ng branches. So kung tamang size ang ginamit mo na wire ay napakadali lang mag-bend. So ayan nga ang sinasabi ko, pag mayroong mga naka-anchor na yung isa kabilang dulo ng wire, mas madali nating mabibend yung branch. So ayan po mga paps, ayan na ang itsura niya ngayon after rewiring. Yan. Re-reposition natin itong iba ng mas magandang position. Ang kagandahan mga paps dito sa materialis na to ay napaka-flexible.
madali lang i-bend. Flexible, madaling buhayin. Yan. So sa tingin ko mga paps, ano? So ayan na siya ngayon mga paps. At sa tingin ko itong dalawa na to na malapit dito sa base ay hindi ko na kailangan. So tatanggalin ko muna yan, maghihintay na lang ulit ako ng mga panibagong branches na tutubo. So tingin ko hindi ko na kailangan itong mga to. So ayan na siya ngayon mga paps. Yan na ang aking ang itsura ng aking Ficus Concina after wiring. So ayan lamang mga paps sa araw na to. Maraming salamat sa panunood at kung naibigan nyo itong video na aking shinera sa inyo ngayon, sana ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod na ilalabas ko pa na video. At sa mga patuloy na sumusuporta at laging nanonood sa aking mga video ay maraming salamat po at sana ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat, magandang buhay at happy bonsai!